Strange 999, ibinulgar ang dahilan kung bakit nagawa niya ito sa dayuhan. Nitong linggo lamang ay nagulantang ang mundo ng social media, matapos mapabalita ang isang insidente kung saan sangkot ang kilalang Cebuano rapper na si Range 999 o Jed Andrew Salira sa totoong buhay at isang dayuhan, batay sa pag-uulat ng ilang lokal na pahayagan sa Cebu. Noong linggo ng umaga March 17, binaril umano ni Range ang isang dayuhang Amerikanong kinilalang si Michael George Ritchie, 37 years old, sa loob ng isang hotel compound sa Barangay Lahog, lungsod ng Cebu. Ayon sa mga kapulisan, kaagad na dinala sa pinakamalapit na ospital ang nasabing dayuhan na tinamaan sa kanyang balikat. Sa pinakabagong update mula sa mga awtoridad, nasa ligtas na kalagayan na ang dayuhan. Sa likod nito, nag-viral naman sa social media platform ang kuha o CCTV footage ng pangyayari, kung saan makikita ang dayuhan sa labas ng nasabing bar ng hotel na tila may alitan sa isang grupo. Hanggang sa loob lamang ng ilang minuto, biglang dumating ang isang SUV. Makikitang lumapit ang dayuhan sa sasakyan, hanggang sa may lalaki na lumabas. At sa loob lamang ng ilang segundo, bigla na lamang humandusay ang dayuhan, agad namang tumakbo ang nasabing driver ng sasakyan na kinilalang si Range. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon nagsalita na si Range tungkol sa kanyang pagkakakulong, at isiniwalat ang dahilan sa likod ng kanyang ginawa sa dayuhan. Sa isang interview sa kanya ng local news site sa Cebu, iginiit ni Range na ginawa niya ang nasabing insidente dahil binastos umano ng dayuhan ang mga kaibigan niyang babae. Pahayag niya sa wikang Cebuano, "Binastos niya ang mga kasamahan naming babae, halos lahat ng mga kasama naming babae ay binastos niya. Kaya nagawa ko yun, sir," nang tanungin kung naroon siya sa loob ng bar nang maganap ang insidente. Tumanggi ang Cebuano rapper na sumagot, "Gayunpaman, pinanindigan niya na hindi niya magagawa ang krimen kung hindi nambastos ang dayuhan. Ayon pa kay Range, hindi ko yan sasagutin, sir, ang punto lang, diba, hindi tayo gagawa ng kasalanan sa isang tao, kung wala itong kasalanan sa atin, iyon lang talaga ang dahilan. Kasi siguro kahit sino pag binastos iyon lang talaga ang dahilan at wala nang iba, nambastos siya. Sa ngayon ay hinahanda na ng mga awtoridad ang kaukulang kaso na isasampa laban kay Range."